Hayag 1 taon at 7 buwang gulang na bata matapos tupukin ng apoy ang kanilang bahay sa Barangay San Jose Norte, Cabanatuan City. Base sa imbestigasyon ng Bureau of Fire Protection ng Cabanatuan City, nangyari ang sunog pasado alas 12:30 ng madaling araw, kasama noong natutulog ng biktima ang kanyang 13-anyos na kuya nang mag-apoy ang dulo ng kwarto. Nasa labas daw noon ang kanilang mga magulang. Patuloy ang ginagawang imbestigasyon ng BFP sa posibleng naging dahilan ng sunog. Yung cause ng fire ay until now is still under investigation pa rin po. Pero ang sunog po ay nag-originate sa bandang dulo ng second floor ng bahay. Ang nasabing bahay na gawa po sa kongreto at light materials ay mabilis na humalat yung apoy. Ganun kabilis yung apoy? Sa sunog sa Barangay Padre Burgos, Baguio City, patay naman ang mag-asawang Juan at Lolita Velasco, 94 na taong gulang. Sa imbestigasyon ng BFP, maaring napabaya ang kandila o lampara o di kaya elektrikal ang saninang sunog dahil walang kuryente noon sa lugar. Aabot sa 20 bahay ang naabo, makaraang sumiklab ang apoy pasado alas 12 ng hating gabi kahapon sa may Pinkian 2A Barangay Pasong Tamo, Quezon City. Aabot sa 45 pamilya ang nawala ng matitirhan. Kaninang alas 2 naman ang madaling araw sa may South Green Heights, Barangay Pututan, Muntinlupa, tinupok ng apoy ang aabot sa 31 bahay. Ayon sa Bureau of Fire Protection, kadalasan umanong electrical in nature ang dahilan ng mga nangyayaring sunog. Una na raw dito ay yung tinatawag na electrical arcing. Magugulat na lang po kayo, nagbigla na lang nag-react. Yan. So kahit isang manamig na manika ang panahon, makikita ka nag-react. Kasi yung mga wires natin, maaaring sa kalumaan, sa katagalan na po ng system, ayan, usa ho siyang mag-react. Yung iba naman daw, kundi overloading and nag-overheat ng mga appliances. Hindi ho nila na-compute o na-design ng maayos yung electrical system ng kanilang bahay. So gagamit sila ng mga extension cords ng pang-matagalan. Tapos yung overload nila yon, yung extension cord, kakabitan na naman octopus connection. Pagka nag-overload, yan na po, magkakameron ho tayo ng mga sunog. Payo ng BFP, lalo na sa mga may edad na ang mga tirahan, ipa-inspeksyon na ang kanilang mga linya ng kuryente. Ganun na rin lang ang pagpapaalala ng BFP sa publiko laban sa paggamit ng mga ipinagbabawal na paputok na maaari ding pagbulan ng sunog. Bit-bit ang mga musical instrument, may pakaroling pa sila at kuntodo dancing. Gamit din ang PA system, umiikot ang mga bumbero at tuloy ang pagpapaalala na umiwas sa paputok. So dapat po talaga ini-empower yung community para bago pa po makarating yung bumbero. Napaka-critical po ng mga unang segundo at unang 2 minuto para po na pag naapula mo kagad yung apoy o nakontrol mo yung apoy, parang hindi siya lumala. Oscar Oida, GMA News.